sa inyo. Narito naman ako, ang inyong lingkod, Kamungsa Arnold Sanchez. At sa mga nanonood taga ibang bansa, sa mga kaisulok ng mundo, magandang umaga sa inyo. At sa mga kamag-anak ko sa Mindanao, sa Iligan City, magandang umaga sa inyo. At sa nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, ito naman ay humingi sa inyo ng kunting tulong. Kunting tulong lang po. Mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa aking vlog. Ano ha? Eh mga kabungsa, sa huli kong vlog ako ay humingi sa inyo ng kunting pamanhin. Dahil ako'y nagkamali doon. Sali pang sasabihin ko ay blessing, ang nasabi ko ay pleasure. Pasinsya na po kayo. At saka yung isa ay nasabi ko ay oxygen powder. Ang ibig ko sabihin pala noon ay dextrose powder. Pasensya na po kung mga kamungsa. Kung ako'y nagkakamali, ano, tao lang po. Mga kamungsa, ako pala may tip sa inyo para malalaman niyo rin. Kung ikaw halimbawa kung saan nagpapalahi, ipapisa mo siya sa incubator, hindi sa inahin. Ang gagawin niyo mga kabungsa, ay ipunin niyo ang itlog, huwag niyo ilagay sa kahit saan tabi o saan sulo. Ang gagawin niyo mga kabungsa, ipunin niyo yun, lagyan kayo ng mga plastic, kaya kahon na plastic. Doon niyo ilagay mga kabungsa. Ipunin niyo yun, siguro kayo mga kabungsa, meron kayong water dispenser. Kasi ang ilalim ng water dispenser doon, parang style rip din yung mga kabungsa. Doon nilalagay namin na meron kami. Doon namin nilalagay yung tirang ulam na hindi naubos. Malamig yun. Pwede doon nyo ilagay mga kabungsa ang inyong itlog na naipon sa manok kung kayo'y sa incubator nyo ipapisa. Doon nyo ilagay mga kabungsa, malamig yun. Hindi pwede kabungsa kung saan nyo ilagay lang ba ano kasi nawala si Milia noon. Dapat doon nyo ilagay sa ilalim mga kabungsa. Tsaka mga kabungsa, kung halimbawa wala kayong water dispenser, mayroon namang rip. Kung may rip kayo, mayroon lagayan ng gulay doon, doon nyo ilagay ang itlog. Importante mga kabungsa na mailagay sila para ang similya ay hindi nga mawala agad. Dapat mga kabungsa, ang gagawin ninyo, bago kayo magpapisa ng itlog sa incubator, dapat 15 to 18 days lang mga kabungsa. Dapat 15 to 18 days lang dapat kailangan mga kabungsa bago mo siya ipapisa. Kasi pag lumagpas sa 18 days mga kabungsa, nalulusaw yung similya noon. Subok ko na yun mga kabungsa ng lulusaw. Kaya importante mga kabungsa, dapat 15 to 18 days may papisa mo na yun. Ano, huwag yung basta-basta ilagay nyo mong itlog kahit saan-saan. Sayang lang yung pagod, maghihirap mga kabungsa. Yan ay tip ko sa inyo. Kasi nasubukan ko na rin, kaya binabahagi ko rin sa inyo para mapulutan nyo lang aral. Ano, o mga kabungsa, naipangako ko nga sa inyo sa huli kong vlog, na ituro ko naman sa inyo kung paano, hindi na ito naman o paano gamutin. Dinanas ko na rin yun mga kabungsa. Tara na, alin, pakita ko sa inyo ano mga kabungsa. O mga kabungsa, sinasabi ko nga sa inyo na ituro ko sa inyo ang manok na ngayon natutunawan kung anong ginagawa. Simple lang paraan mga kabungsa para malaman ninyo kung ano ang dapat gawin. Pwede ninyong gawin, pwede rin mahala na kayo kung anong gusto nyo. Dalawa to akong ituro sa inyo, ito muna ang una. Ito medyo abuti ng dalawang araw. Unang-unang mga kabungsa, kaya nito, ito ay, ito'y sampu lang, ito'y walang sakit, ito ay mustone, pure mustone. Kaya nito. Unang-una, pag ito si Haribor Crown, kita tayo malaki ang butse. Ang gagawin ninyo, napakatigas sa kanyang butse, simple lang, bumili lang kayo sa tindahan ng halagang 10 pisong Yakult. Ulitin ko, 10 pisong Yakult, isang piraso na yun ang bibilhin mo. Yun lang yung gagawin mga kabungsa. At saka, pag ikaw mga kabungsa, meron kang
meron ka ngayong heringilia. Ganito. Ito siya, 5 ml ito mga kamusa. Heringilia, 5 ml. Alisin mo lang yung prion, kabulo. Yan ang gawin mo. Alisin mo lang kahit sa dulo. Pag alis na yung prion sa dulo, ito naman, ito yung yakol. Kita ninyo na, yakol. Ngayon, magawin siya ito kamusa. Natigas ang kanyang buche, buksan niyo, natural. Mabuksan niyo mga kamusa, ihigupin niyo din eh. Ayan. Higupin niyo kamungsa. Lemedia. Yakult ito mga kamungsa. Subok ko na ito mga kamungsa. Ayan. Ibukakan ninyo ang bibig. Tingin na eh. Ayan. Pag may bukakan nyo ng bibig, dapat mga kamungsa ay dandahan yung ipasok rin dyan. Dandahan. Huwag nyo biglain dahil mabubulunan ang inahin. Eh, delikado sila. Ayan. Ayan. Hanggang maubos yan kabungsa. Yan. Pagkatapos, sinimasin niya ang buche. Ganun uli. Hanggang maubos siya. Yan. Kasi mga kabungsa, ito nga ay, kinasabi ko nga sa inyo, ay yakult. Subok ko na ito. Yan. Pang tao ito, pero pwede sa manapang kabungsa. Yan. Hanggang lumambot rin. Napakalambot yung buche. Pag malambot na, itayo siya malambot. Ilagay nyo siya ngayon sa tangkal. Hayaan nyo siya. Kinabukapin, pagkahapon, kapain nyo ang butse. Merong iba, pag ang butse, pagkapain nyo pagkahapon, wala na yon. Ubus na. Meron namang iba, karamihan may natira pa. Ganun ulit nyo gagawin. Kumuha ulit kayo ng gilya, yung natira ninyong lakol, ay higupin ninyo ulit. Higupan nyo ulit. Tapos, turok nyo ulit siya. Hanggang labot. Pag lumambot na, ibagay na. Tinitiyak ko sa inyo kung sa kinabukasan ay wala na yon. Kung nakita niyo, walang na kayong makapang pagkapatuka, umus na umus na, kumuha kayo ng uling. Kita niyo yung uling. Subok ko na yung makamusa. Uling. Durugin ninyo kasing laki ng butil ng mais. Pagkatapos, apat na piraso, isubo ninyo. Tapos sabayan nyo ngayon, pwede primoxin, pwede ampin. Ano ha? Subo ninyo. Bago mo siya, pagkatapos nyo isubo, ilagay nyo ulit sa tangkal. Halimbawa, tinanggal nyo siya, tinignan nyo siya walang umaga, wala na, sinubo nyo na ngayon yung uling na binurog, at saka yung sabi ko siya, primoxin, aliman doon, o kaya ampin. Pagkahapon, pagkapa ninyo, pag wala na kayo makita, pwede na silang potokain. Potokain nyo lang mga kabungsa ng basa. Yung bagang ginagamit natin sa sisyo na isang buwan, yun, babasain mo yun. Kunti lang. Pinapotokan mo siya kunti ng mga kabungsa. Tapos, kinabukasan ng mga kapain mo ulit. Pag makita mo, wala na, yun. Kailangan 3 days, mga kabungsa, na pakainan mo siya kunti, basa. Pagdating ng 4 araw, pwede mo na siyang ibalik. Ang kanyang tuka kung anong dami na pinapotok mo dati, pwede mo nang ibalik. Halimbawa, mga kabungsa, mangyari na pag binalik ko ng potoka, after 1 week o 2 weeks, itumigas ulit ang butsi, hindi na uli ng tutunawan. Ang may payo sa kanyo, may payo ko sa inyo, ganito ang gagawin ninyo. Ganun ito ang gagawin ninyo. Kumuha ulit kayo ng ganito. Yun, at saka yung yakult, bumili kayo ulit. Yun. Ganun ulit inyong gagawin. Pag wala nang laman ng kanyang butsi, naturally, pinuro ko naman sa inyo. Pag wala nang laman, pupurgahin ninyo naman. Sigurado, inisip nyo, bawa kayo magpurga, walang laman ang butsi ng inahin. Ano ha? Siguraduhin nyo walang laman. Kasi pag may laman ng ano ng butsi, wala rin kwintang yung purga. Ganun uli. Pagkatapos nyo na purga, kinabukasan, huwag nyong kalimutan, kinabukasan pagtapos na purga, at saka yung bago na, di siya natunawan nung una, huwag nyong kalimutan turukan ang ng vitamins ang inahin para lumaban siya, mga kabungsa. Para lumaban siya sa kung ano man ang kanyang mahina ang katawan niya, palibas wala ang pagkain, para lumaban. Ganun ang yung gagawin, mga kabungsa. Ano ha? Siguro naiintindihan nyo naman maigay. Pag halimbawa ako na tinipiya ko sa inyo, pag gagawin ninyo ang tinuturo ko sa inyo, ay wala na yung problema bakit din ito naman ang inahin. Yun ang unang pamaraan, kabungsa. Okay, mga kabungsa, yun ang unang paraan. Ang pangalawang paraan, mga kabungsa, ituro ko naman sa inyo
Kasi ito, yung una ko tinuro sa iyo, abuti ng kinabukasan pa, kinakapamuha. Pero ito, mga kabus, ang ituro ko sa inyo, ura mismo. Kaya lang, medyo, ang inahin, medyo nahirapan punti. Unang-unan nyo, mga kabus, ito sa pangalawang pagkakataon, ito ang pangalawa ang ituturo ko sa inyo. Unang-unan nyo, mga kabus, kinakapaan yung inahin. Ang tigas ng butsi, anak. Napakatigas. Ngayon, mga kabus, bumili kayo ng hose sa butika yun. Maliliit. Ang hose na yon kasi laki lang ng dextrose. Na ginagamit ng dextrose mga hose, yun lang kasi laki. Ganun lang kahaba kahusa, bumili kayo. Ganun kahaba. Ngayon, pagdating nyo sa inyo, naturally, yung dextrose, yung hose na yon na ganun kahaba, ipasok nyo yung sa bibig din eh. Yan, bibig. Dandahan nyo ipasok din eh. Hanggang makapa nyo na now, tingin nyo umabot na sa butse. Pagkatapos mga kabusa, ganun ginagawa nyo, kumuha kayo ng tubig. Ito magagamit niyo uli ito. Tubig mga kabusa. Higupin niyo ang tubig hanggang mapuno na uli ito. Bawat pasok mo sa tubig dandahan, huwag niyo baka mabulunan. Pag pumasok mo uli ang tubig, kapain niyo ng kapain hanggang lumambot na lumambot ire. Pag mo yung malambot ng malaki ng mga sanubusin, tingin mo halos puro tubig na lang, sobrang kalambutan. Iwo mo ang inahin kabungsa yan. Hawakan mo din eh. Huwag din ng ano, din eh. Iuho mo gayon. Tinitiyak ko sa iyo, pag iuho mo yan, lalabas lahat yung kinain niya. Yung laman ng butse. Ngayon, pagkapangumir po ulit, ganun ulit ka buksa. Punuin mo ulit ng tubig. Bibigitan mo ulit nito. Huwag mo mabigla eh, dahil baka mabulunan yung inahin. Kawawa, baka mabisklas yan. Hanggang tatlong bisis makita, pagkapaan mo mga kabungsa na wala na siyang laman, talagang wala ng kalaman-laman. Ang una mong gagawin, tinuturo ko mas madilian nga ito, kumuha ka uli ng uli. Yun uli, pasakal mo siya ng uli, tapos lalagyan mo ng Amtilman o Primoxil, susubuan mo. Kinabuka pagkahapon, nakikita mo naman siya, kapain makita mo naman. Pagkatapos ng pagkahapon, kita mo, pansin mo sa manok medyo iba na siya, patukain mo na siya uli ng basa. Unti uli ang patukan mga kabusa, unti lang. Hindi pwede patukain ng marami. Kasi pag pinatukan mo na rami, inabibigla ang kanyang pampanunaw, natural eh, dapat kunti lang yung malakot. Pagkatapos, kinabukasan, titingnan mo uli, pag medyo natunaw na wala na siya natira, ganun lang uli, hanggang 3 days uli ang sinasabi ko sa inyo. Dating ng mga patna araw, ibalik mo na uli ang kanyang patukan. Yun ang tinuturo ko sa inong ganito kasi mas madali nito kasi hindi gaya nung yakult ang ginagamit. Ilang araw pa bago mabuhos. Samantala ito, ura mismo. Matanggal agad ang patukan sa kanyang may mili kayo kung gusto ninyo. Pagkatapos mga kabungsa, yun, sinasabi ko na sa inyo, ayos nang inahin, balik na sa patuka. Kung halimbawa, bumalik uli ang sakit. Halimbawa lang naman sana hindi naman mangyari. Ano? Pero sa akin, wala pa naman nangyari sa akin. Meron uli ang iyong gagawin. Tanggalan niyo uli, pasakan, gano'n. Pagkatapos, pupurgahin ninyo, mga kabusa. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi subok ko na yan, kaya sinuro ko sa inyo, baka maranasan ninyo, mga kabusa. O ano mga kabusa, nakuha na siguro niyo ang aking ibig sabihin. Ano? Sana naintindihan niyo maigi. At saka mga kabusa, kung kayo pala ay may katanungan tungkol sa akin, pwede niyo i-message sa akin. Sasagutin ko kayo. Lahat ng message na ay tanongin nyo, sagutin ko yan. Kung may makatanungan kayo, pwede nyo ako i-message sa Facebook ko. Arnold Ponce Sanchez. Mga kabusa. May Facebook ako. Lahat ng katanungan ninyo, basta alam ko ang tagot, ibahagi ko sa inyo para para matutunan din nyo pa ng dapat gawin. Kasi ako ay magmamanok din, kita mo siguro eh, susunod kong dumating ng panahon mga kabungsa, i-vlog ko rin sa inyo yung mga manukan kung sa kabila, yung aking panahon. Kaya mga kabungsa, ang sinasabi ko lang sa inyo, mag-message kayo, pwede kayo magtanong, basta aking Facebook, doon nyo kayo mag-message sa Facebook ko, Arnold Ponce Sanchez. Ano ko, kayo may magkatanong. Sasagutin ko yung mga kabungsa. At saka sa muli, mga kabungsa, kung sino man uli ang hindi naka-subscribe sa akin channel, pausap-usap naman, subscribe naman, bilang tulong na lang sa akin, mga kabungsa. Ano, para update kayo sa akin vlog. Ano, sa sunod naman akong vlog, mga kabungsa, pag-usapan naman natin yung inahin na tumigil pag-itlog.
yung inahin na sobrang ganda na pababahan mo sa ganador, ayaw umitlog. Ituro ko sa inyo mga kabungsa kung anong dapat gawin kasi naranasan ko rin yan. Kaya sa sunod kong vlog, abangan ninyo. Okay, mga kabungsa, naintindihan na siguro ninyo ang sinabi ko. Kung kayo magpukulang ako sa inyo, may pagkukulang ako, pwede kayo mag-message mo, hindi kayo kontento sa aking paliwanag. Sasagutin ko yan isa-isa sa abot ng aking makakaya. Ano? Hanggang sa muli. Bye-bye!